Magandang buhay mga idol. Sports Life Channel PH po. Balitang PBA pa rin tayo mga boss. Good news to para sa San Miguel Beer Men fans dyan. Junmar Pajardo at Terence Romeo sabay magbabalik action. At matutuloy na ba ang pagbabalik ni Greg Slaughter sa Barangay Ginebra? O matutuloy ang naudlot na trade kay Christian Stan Hardinger? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon mga boss. Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga sport news na malulupit. Pasupport na din po ang aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Salamat po. Eto mga boss, kumpirmado na. Makakapaglaro na para sa San Miguel Beer Men si Junmar Pajardo. Ito nga ay matapos siyang bigyan ng go signal ng kanyang doktor. Medyo matagal nga din pong hindi nakapaglaro si Pajardo dahil sa natamo niyang shin injury. Hindi rin siya nakasama ng Beer Men sa kampanya nila sa bubble. Kaya ang naging resulta noon, maagang lumabas sa PBA bubble ang Beer Men. Kahit na may twice to beat advantage pa sila kontra sa Meralco. Sabi din ng kanilang sports director na si Mr. Al Francis Chua, na kung nandun lang si Junmar sa bubble at nakakapaglaro, baka nag-iba ang naging resulta ng kampanya nila. Iba kasi talaga ang nilalaro ng San Miguel pag nandun ang presensya ng 6-time MVP na si Junmar Pajardo. Si Terence Romeo naman, maganda rin daw at mabilis ang recovery. Ayon pa rin niyang kay Mr. Al Francis Chua, hindi na nga daw kailangan operahin ang injury nito sa balikat. Medyo minalas nga din po itong si Terence. Kung matatandaan nyo, nung laban nila kontra sa Token Tex, nakabanggaan nito si Ryan Reyes. At parang pader pala ang katawan ni Reyes na nagresulta ito sa maagang pag-exit sa bubble ni Terence Romeo. Maganda pa naman sana ang nilalaro ni Terence sa PBA bubble at talagang pinaghandaan niya daw yon. Kaso nga lang, pader ang binangga niya. Pero ang good news naman, sigurado na nare-rest back ang Beer Men sa 46 season ng PBA. Kung matutuloy ang pagbubukas ng panibagong season ng PBA sa April, malaki ang posibilidad na makapaglaro na si Terence Romeo. Si Junmar Pajardo naman, sigurado na makakapaglaro anumang oras magsimula ang PBA. Eto mga boss, ang isa pa nating pag-uusapan. Ang kalagayan ni Greg Slaughter sa Barangay Ginebra. Sinabi nga ni Mr. Al Francis Chua na pag natapos na ang holiday season, kakausapin niya na ng personal si Slaughter. Papakinggan daw nila kung ano ba ang rason nito kung bakit ba siya umalis ng walang paalam sa Ginebra. Medyo malambot na ang salita ni Mr. Chua dahil kung maiintindihan daw nila ang ipaliliwanag ni Greg kung bakit siya biglang umalis sa kampo nila, iintindihin na lang daw nila. Noong kasi matigas ang pananalita ni Mr. Chua, sinabi niya pa nga na nakapagkampyon ang Ginebra na wala si Slaughter, na parang gusto nitong ipahiwatig na nakapag-move on na sila kay Greg. Kaso nga lang, iba ang senaryo ngayon. Maglalaro na kasi si Pajardo at madami din ang malalakas na players ngayon ang papasok sa PBA. Napakalaking bagay talaga kung makakabalik na at makakapaglaro na sa Barangay Ginebra si Greg Slaughter, na yan naman talaga ang gustong mangyari ni Coach Tim Cone. Kung sasakyan din natin ang issue na to, may ilan na nagsasabi na baka sign and trade lang ang maganap. Kumbaga papipirmahin ng kontrata si Greg, pero ite-trade lang ito. At ang pinakamatunog na pangalan sa trade na yan, ang big man na si Christian Stan Hardinger, na dapat matagal na daw na nangyari. Pero konting araw na nga lang po ang hihintayin natin kung matutuloy na ba ang trade rumors na yan at kung ano ba ang magiging kapalaran ni Greg Slaughter, kung tatanggapin pa ba siya ng Ginebra management. Saka pag pumirma na ng bagong kontrata sa Ginebra si Greg na walang trade na magaganap, matutuldo ka na ang isyong kumakalat na Slaughter-Stan Hardinger trade. Kayo mga boss, lalo na sa mga Barangay Ginebra fans dyan. Sang-ayon ba kayo na mapabilis na ang pagbabalik ni Greg Slaughter sa Barangay Ginebra? O may mga ibang fans dyan na gusto nang ma-trade sa isang dekalibring big man si Greg? I-comment nyo na yan sa ating comment section. Yan mga boss, ang balitang PBA natin ngayon. Bago tayo magtapos, shoutout muna kay Kayod OFW from Qatar.
Shoutout din po kay Boss Andro Anyosa, kay Boss Francisco Helbolingo, at kay Sir Alex Prado. Shoutout po sa inyo mga ka-SLC. Mga boss, nag-a-upload din po ako ng aking mga video sa aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Yan mga boss, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na sport news.